Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi ng kaibigan ko, kung gusto mo ang isang bagay, kunin mo. Kasi kung titingnan mo lang ito, baka maunahan ka pa ng iba. Parang pagmamahal daw. Kapag gusto mo, huwag mong hayaan na makuha ng iba. Ako si Jepoy. Mahirap lang talaga ang buhay namin. Bata pa lang ako. Pinalaki na ako ni nanay na isang mabait pero makulit na bata. Labandera si nanay. Lagi akong sumasama sa kanya kapag naglalabas siya sa ilog. At habang naglalabas siya, ako naman, eto, naglalaro lang sa ilog. Lahat na yata ng butas doon eh, nasundot ko na. Kasi naman, nanguhuli ako ng mga daga tapos ipinagbibili ko. Napakasimple lang talaga ng buhay namin ni nanay. Pero masaya naman kami. Si tatay naman ay isang magsasaka. Nag-aalaga din siya ng kabayo, baka at kalabaw. Pero hindi amin yun. Inaalagaan lang ni tatay. Kahit paano, kumikita siya ng pera sa pag-aalaga ng mga hayop na yun. At sa simpleng pamumuhay, namulat ang isip ko. Hindi ko hinangad na maging mayaman dahil may kakilala akong mayaman. Grabe, hinding-hindi ko siya makakalimutan. Sa tuwing maglalabas si nanay sa ilog, lagi niya akong kasama. Pinapagalitan nga niya ako palagi kasi daw, baka daw ahas yung lumabas dun sa mga butas na sinusundot ko ng kawayan. Takot pa naman si nanay sa ahas. Pero nagtataka ako. Ang sabi kasi ni tatay, may alaga siyang malaking ahas. Saan kaya niya itinatago yun? Ay nako, pero hindi yan ang kwento ko. Habang naglalabas si nanay, may nakita akong tsinelas na naaanod sa ilog. Kaya kinuha ko to. Kaso, kabaak lang. Sayang, maganda pa naman yung tsinelas. Sakto sa paa ko. Kaso, iisa lang. Kaya ang ginawa ko, binaybay ko ang ilog. Baka kasi makita ko yung kaparehas ng nakita kong tsinelas. Kasi ang ganda ng tsinelas na yun, parang bago pa. Kapag talaga nakita ko yun, ang swerte ko. Kasi naman, butas na yung tsinelas ko. Kaya eto, hinahanap ko yung kabiyak hanggang sa makarating ako sa isang lugar. Sinilip ko ang lugar na yun. Isang lugar na may malaking bahay sa tabi ng ilog. Ngayon ko lang nakita ang lugar na to. Kung sa bagay, ngayon lang ako nakarating dito. Ang liit ko pa kasi, kaya hindi pa ako lumalayo masyado. 5 taon pa lang ako. Habang nakasilip ako sa lugar na yun, nakakita ako ng 2 bata na naglalaro. Kakaibang itsura nila, magaganda ang damit nila, at parang naliligo araw-araw. Pinagmasdan ko lang sila habang nagtatago ako sa damuhan sa gilid ng ilog. Halos matagal din akong nakatingin doon sa 2 bata. Gusto ko sana na makipaglaro, kaso hindi pa ako naliligo at saka sira-sira yung suot ko. Nahihiya ako magpakita sa kanila, kaya eto, nagtatago lang ako hanggang sa umalis yung 1 bata.
Naiwan yung isa at napansin ko sa tabi niya na parang andun yung kabiyak ng tsinelas na napulot ko sa ilog. Nalungkot ako kasi di ko naman makukuha yun. Sa kanya pala yun. Kaya ang ginawa ko na lang, ibinato ko sa kanya yung tsinelas na napulot ko. Tapos, nagtago ulit ako. Uy, bata, bakit nagtatago ka dyan? Ikaw ba naghagis ng tsinelas ko? Wika niya, nagulat ako kasi nasa harapan ko na siya. Oo, ako nga. Sa'yo pala yan. Napulot ko sa ilog. Wika ko. Ako pala si Kyle. Ikaw, anong pangalan mo? Wika niya. Jepoy. Wika ko. Tara, maglaro tayo. Wika ni Kyle. Hindi ko alam kung sasama ba ako sa kanya. Kasi nahihiya ako. Parang basahan yung itsura ko. Hindi na. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Sige, aalis na ako. Wika ko. Saglit lang, Jeboy. Sa'yo na lang tong tsinelas ko. Total, napulot mo na naman yan eh. Sayang talaga. Aalis na kami. Pupunta na kami sa ibang bansa. Wika ni Kyle. Ha? Bakit naman aalis ka na agad? Sayang naman. Ngayon pa lang tayo nagkakilala. Tapos, aalis ka na pala? Wika ako. Hindi ko nga alam, Jepoy. Masaya naman ako dito. Pero, bakit aalis pa kami? Wika naman ni Kyle. Sa di ko inaasahan na pagkakataon, di ko naramdaman na marami na pala kaming pinag-uusapan ni Kyle. Kahit sa maikling panahon, nakakilala ako ng kaibigan. Jepoy, sa'yo na lang tong kwintas ko para di mo ako makalimutan. Wika ni Kyle. Tapos, isinuot niya sa akin yung kwintas niya na may letrang K. Ang ganda naman ito. Salamat, Kyle. Hindi kita makakalimutan. Ang bait mo. Wika ko. Tapos, biglang dumating yung isang kalaro niya. Yung isang bata na parang galit. Hinila niya bigla si Kyle at inilayo sa tabi ko. Tapos, bigla siyang bumalik at tinitigan ako. Ikaw ba? Anong ginagawa mo sa best friend ko? Huwag mong lalapitan yung best friend ko. Pangit. Wika niya sa akin. Bakit? Sino ka ba, ha? Wika ko. Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta, huwag kang lalapit sa best friend ko. Baka mahawa pa kami ng galis mo. Wika niya. Nagalit ako sa sinabi niya. Kaya, eto, itinula ko siya. Tapos, natawa ako. Kasi, natumba siya. At ang mas nakakatawa pa, napahawak siya dun sa tahi ng aso. Buti nga sa kanya. Kaya eto, bago ako tumakbo papalayo, ngumiti muna ako kay Kyle. Siguro, muling pagkikita na namin to. Masaya ako na sa kahit sandaling oras, naging magkaibigan kami. Pero yung best friend niya, nakakainis. Buti nga sa kanya. Bumalik na ako kay nanay na may bagong tsinelas. Tapos, may kwintas pa ako. At simula noon, hindi ko na ulit nakita si Kyle.
pati yung best friend niyang mayabang. Sa ngayon, nakalipas na ang 15 taon. Ang laki ko na. 20 anyos na ako ngayon. At kapag nakikita ko yung kwintas na bigay ni Kyle, naaalala ko siya palagi. Kamusta na kaya siya ngayon? Ma, bakit naman okay lang masaya na ako dito? Saka mo naman ako papauwiin dun sa Pilipinas. Wala akong kaibigan dun. Wala akong kakilala. Anong gagawin ko dun? Anak, ano ka ba? Sayang yung mga property natin dun. Pagandahin mo, ayusin mo. Patunayan mo na kaya mo nang itayo yung sarili mo nang ikaw lang. At saka, sasamahan ka naman ni Rico, yung best friend mo. Ma, naman ni. Tol, huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako. Para saan pat, naging best friend kita. Sige na Kyle, ayusin mo na yung mga gamit mo. Next week, aalis na kayo.